Kain na tayo. Ayan ang ulam natin. Ah, down ang palaya con salmon at saka hipon. Pero ang original na halo niya ng lola ko noon pag nagluluto is inihaw na bangos con down ang palaya. Yan. Kaya lang walang bangos na inihaw eh. Yan siya. Yan siya. Ang sarap. Ang sarap. Kain na tayo. Kain na. Ayan, kain na. Yan. Tikman ko ngayong sabaw ko. Harap. Hiniwalay ko yung sabaw ko eh. Kasi ayoko maghigop dun sa makong. Gusto ko diretso sa ano ko. Nabi ko napunta sa pagyo, doon na lang kunin yung pang birthday niya, di ba? Maghingi na lang siya, kamo. Ang pang birthday niya doon. Magulat ka rin. Sabihin mo, wala namang padala. Hindi nagpadala si mama mo, kaya lang baka bigyan ka na ato yung normo ka mo. Kain tayo. Sarap talaga na down ang palaya. Hindi pa mapay. Ito oh. Para akong kumakain na inchik. Bowl. Bowl ako ngayon. Bowl. Ayan oh. Wala naman kung sinabi ka din din. Masama yun eh. Kumbaka. Hindi pupunta yun. Kumbaka bigyan ka. Bigyan na lang yan kung birthday. Wala naman akong sinabi kay Leonor. Kaya na yun ang problem. Papa, ang sarap. Masarap to lang, amoy pala. Sarap. Amoy pala. Ang palaya, ang healthy-healthy. Ang healthy-healthy. Ang healthy-healthy, no? Hindi mo putulin. Tulin. Hindi. Healthy-healthy. Kailan pa lang. Kain tayo. Sarap no? Magluto rin kayo nito ang palaya. Kasi bihiran makaalam nito. Milokano lang. Oo. Sarap no? Sarap no? Sarap. Sabaw. Sabaw ang gusto ko dito sa kayang palaya. Kain na kayo. Hap na. Pag may sabaw, sasabaw talaga ako. Basta masarap ang pagkaluto ha. Hindi malangsa. Hindi naman ako marunong magluto, kaya lang. May mas marunong, kaya lang. Sadyang tinitignan ko kung masarap. Hindi dahil sa tingin yung pagkain ay masarap. Marami kasing luto na pag nakita mo mas magandang pagkaluto, masarap. Hindi. May washi-washing luto. Sarap talaga ng palaya. Grabe. Ito oh. Mm.
Parang sabaw na lang kinakain ko. Di pa? Ayos. Magsisyan ka pa dyan, ha? Tarap. Masarap yung bunga ng daon ang palaya. Kano, hipon. Tapos ang alat niya is bagoong isda. Maaring hindi niyo pa alam. Masarap talaga. Limited ang rice ko. Ang rice ko lang ay almusal tanghalian. Wala na. Friday ulit ang anli. Kuha pa akong sabaw ko. Di ba? Grabe, pinawisan ako sa sarap na sabaw. Sarap ng palaya talaga, oh. Dahon ang palaya, oh. Hindi pa siya mapait. Ito yung halo niya. Hipon. Grabe yung beans, ano? Tablamig, ano? Beans, hindi lang beans. Kasi siya, type yan. Anong beans? Maging beans. Maganda? Balusot siya kasi taglamig. May ampalaya. Subukan niyo magluto nito. Healthy na, masarap pa. Makakakuha kayo ng daon ng ampalaya doon sa Sarawat. Fresh. Doon ako nabili. Halos konti lang yung tinanggal ko. Yung ano lang, may butas-butas. Ito lang pag ano, kakain ka ng hipon, magbabalat ka pa. Madali, madali lang na mabalatan. Yan. Maganda ba itanin sa sa kanin yung ihi sa umaga? Ang ihi. Ah! Init! May rinula, maganda yun. Paso ako. At ang ihi ipunin. Yan ang pandilig sa umaga. Mataba ang tanim. Vitamin sa tanim. Ako kumain daw ka ng ampalaya, dahon. Pag uminom pa ng tubig, matamis. Yan ang mga turo ng lola ko at lolo ko. Lagyan kita. Minutes. Marami pa pa. Nag-igot ka kasi healthy yan. Ang bago masabi ko. Healthy, healthy yan. Alam ko talaga, si Rigito kaya na ilagay ko. Ito. Dami ko nilagay kaya. Nilagay ko lahat yung isang taling malaki. Feeling ba na nandun ka sa bahay, kubo, kahit munti, ang palaya, ulam ko. Aywan ko lang kung may mga hindi ko makain ng ampalaya makarelate nito. At saka yung mga siyempre yung ayaw ng gulay kung makarelate. Natural, hindi. Diba? Hindi sila makarelate sa sarap.
Ampalaya. Alam mo, pag sabaw ang ulam ko, may sabaw. Yung may sabaw. Likod. Hinahabol ko talaga yung kain kong binibilisan ko kasi hinahabol ko yung init. Kasi pag ang sabaw lumamig na, ayoko na. Yun. What's the use? Nagsinabaw ka nga eh. Yung iba, iinom ng tea, pinalalamig. Magpapakulo, palalamigin bago inumin. Ano pa't pinakulo mo? Minom ka na lang ng galing sa rep. Lagyan mo na lang malamig na tubig yung tea mo. Para mainom mo agad. Ano tawag doon? Five letters lang yun ang tawag doon. Nakadalawang sabaw na ako. Grabe. Pawis ko. Yung mga may diabetic dyan, kumain ng ampalaya. Tanggal ang diabetic mo. Sure. For sure. Sa akin, Mama, maraming salamat. Bilang po ako, kahit wala po, kayo naibigay. Naintindihan po na naman po ang importante, malakas po tayo at malayo po sa sakit. Sino yun? Akin din din. Lagyan mo to ng konti, Papa. Konti lang isa lang. Kahit wala daw bigay, naintindihan naman na kasi importante malakas tayo, tayong lahat at walang sakit. Subukan mong dumaan kay Ate Leonor mo kahit pan-jollibee man lang ka mo. Dapat timbrehan mo si Leonor. Kaya nga, subukan niya nga. Timbrehan ko si Leonor mamaya. Ay, sinipon ako. Kasi napasok ako. Masarap kain ko sa ampalaya. Diba? Kain na tayo. Busing ko na lang yung sabaw ko. Pawis na ako sa init. May kamakamatis pa. Saka alam nyo, ang father ko nung nabubuhay pa, ayaw niya yung kumakain na maingay yung bungayong. Ganon. Kailangan pagkakain daw, hindi maingay ang bunganga. Ayaw ng lola ko yun. Naku. Thank you po, Mama, Papa. Ayaw nung lola ko yung ganon. Yung maingay yung bunganga. Pag may kumakain na,
Kung ganon, ayaw niya. Papalakapin niyo yung mesa malakas. Ayan ang turo sa amin. Tikom ang bibit pag kumakain. Tapos yung lolo ko naman, ayaw niya na nagkukwentuhan sa kainan. Kailangan kain, kain, kain. Kaya sabi nila, kung ano yung aral mo sa bahay, yun din sa labas. Yun din ang yung magulang mo, yung lola mo, ganun. Pero pag ang aral mo, tinatawag nilang may balasubas, may pagka kung ano-ano, ibig sabihin, yun ang ibinuhay sa'yo ng magulang mo. Ganun. Pangit naman talaga yung kumakain na. Ang gawa ganun. Ganda talaga yung. Mukha mo pagkatapos na. Ba? Grabe. Grabe. Sarap. Sarap. Sarap na sa bawa. Ito na yung likod. Sabaw, grabe. Luto na kayo ang palaya kun hipon at bangus na inihaw. Hindi nga lang bangus na inihaw to. Happy lunch. Happy lunch. God bless. Happy New Year tomorrow. Happy Chinese New Year. Punta kayo sa Binondo. Masaya doon.